Baka po matulungan ninyo kami ng dalawa pang kandidato ng maging apostoles. Sa darating pong Sabado, mayroon akong silang seminar ang launa hanggang alas 5 ng hapon sa Mother of the Council Paris. So, aantayin ko po ang inyong para mayroon na mong pong representation ang kandidatong baka gusto niya kami tulungan sa pag-recruit ng apostoles. Maraming pong salamat. Paslang Novena po muna tayo. Perpetual Novena in honor of Saint Martin the Thomas. Oh my God, I am hurting sorry for having offended you, and I detest on my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, because I have offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. I pray to resolve with the help of your grace to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Most humble, St. Martin the Porras, your charity embraced not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We hail you and invoke you, splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues, we may be contented in that state in which God has placed us, and carry our strength and courage our cross. We may follow the footsteps of our blessed Redeemer in His most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for the man's spiritual needs and cares, endure desire to discover God's goodness in all things. By your shining example and Christian detachment from worldly and material pleasures that made you nearer to what is supernatural and divine. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin the Porras. Guide us by his example and strengthen us through his intercession in our efforts to conform our hearts to the humble heart, your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning. Saint Martin the Porras, you always had sympathy for the poor and those who were suffering. We need your help, and now as working, we pray confidence in your goodness and power. The faith words you receive from God, your glory is now to wash your intercession. We ask you most humbly to befriend us, and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine decision to give us health of soul and body. Amen. Saint Martin the Porras, I turn to you in my sorrow. To us for your friendly protection, and thirsty for me with our merciful Father, so that I may be truly sorry for all my sins, and be freed from the evils that exist me. Ask that I might have something of your spirit of love and self-sacrifice, and so be at all times resigned to God's holy will. O Heavenly Father, in the name of your Son and his beloved Mother,
and by the merits of your faithful servant, St. Martin the Fourth, help me in my needs. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay po yan. Okay. Please rise and let us join the singing of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we celebrate the feast of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, who was foster father of our Lord Jesus Christ. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my most greatest fault. Therefore, I ask the Blessed Virgin Mary, for the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory be to God in the highest. Papuri sa Diyos.
Session. Your church may constantly watch over the holding of the mysteries of human salvation, whose beginning is entrusted to his faithful care. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Chosen one. I have sworn to David, my servant.
Forever will I confirm your posterity and establish your throne for all generations. He shall say of me, "You are my Father, my God, the Rock, my Savior." Forever I will maintain my kindness toward him, and my covenant with him stands firm. The Son of David will live forever. The Son of David will live forever. A reading from the letter of Paul to the Romans. Certainly, the promise made to Abraham and his descendants that they will inherit the world did not depend on the law. It was made in view of the justice that comes from faith. Hence, all depends on faith. Everything is a grace. Thus, the promise holds true for all Abraham's descendants, not only for those who have the law, but for all who have his faith. He is Father of us all, which is why Scripture says, "I have made you Father of many nations." Yes, he is our Father in the sight of God, in whom he believed, the God who restores the dead to life and calls into being those things which had not been. Hoping against hope, Abraham believed and so became the father of many nations, just as it was once told him, "Numerous as these shall your descendants be." Thus, his faith was credited to him as justice. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The parents of Jesus used to go every year to Jerusalem for the feast of the Passover. And when he was 12, they went out for the celebration as was their custom. As they were returning at the end of the feast, they felt Jesus remained behind unknown to his parents, thinking he was in the party. They continued their journey for a day, looking for him among their relatives and acquaintances. Not finding him, they returned to Jerusalem in search of him. On the third day, they came upon him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. All who heard him were amazed at his intelligence and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? You see that your father and I have been searching for you in sorrow." He said to them, "Why did you search for me? Did you not know that
I had to be in my Father's house, but they did not grasp what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo. Ngayon po ay kapistahan ni San Jose, yung patron ng street na ito ay si San Jose. Ngayon akong umaga ako ay nag-misa. Kasama po ako sa nag-misa dyan sa karapit na parokya natin, St. Joseph the Patriarch. So, isang pagkataon po na kung saan ay pinahalagahan natin si San Jose, ngayon po hindi lang po basta kapistahan. Ang tawag po natin dito ay solemnity. So, hindi lamang office, ngunit solemnity. Isang dakilang kapistahan na ibinibigay ng simbahan para kay San Jose. At nakita po natin kung saan ay nais tayong gabayan na pagkakataon na ito. At kung bagay po yung hamon na ibinibigay po sa atin ngayon sa araw na ito. Una ay si San Jose ay model of contemplative prayer. Ang panalangin, tahimik na panalangin. Bakit naman sinabi ko tahimik na panalangin? Well, meron tayong oral. May oral na panalangin. Meron tayong silent prayer. Yung sa isip lang natin. Baka kasi akala natin ay ang alam lang natin ay oral prayer. Pwede rin tayo magdasal ng tahimik sa sarili lamang natin na hindi naririnig ng iba. Bahagi yun na kung saan ay ito yung pagkakataon na binibigang pagpansin lalong-lalo na po kay St. Joseph. Sabi na ako sa Ebanghelyo, wala kang makikita na binanggit ni St. Joseph. Not a word. Kahit isang salita lang. Wala kang masasabi na binanggit si San Jose. Very silent siya sa Ebanghelyo. At makita rin po natin, ito rin po yung image na binibigyang pansin, sabi nga ho natin, no? Lalong-lalo na ho nang dumating si Santo Papa, yung image ng the sleeping St. Joseph, no? Ang natutulog na si San Jose. Naibahagi ko na rin po sa ilang mga humiliya ko. Pero nais ko ulitin. Kasi yung image na natutulog si San Jose. At makikita ko natin na sa banal na kasulatan, kalimitan ho, ay makikita natin na si San Jose ay natutulog. Kasi may pag-usap ang Diyos sa kanya sa panaginip. Well, kapag tayo na naginip, ibig sabihin ay tayo ay tulog. Maliban na lamang yung daydreaming na nanaginip ng gising. Pero San Jose, maliwanag po sa pagbanal na kasulatan na siya ay natutulog. So yung flight to Egypt, yung from Egypt to Jerusalem, ay nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamagitan po ng pakipag-usap sa kanya pagtulog sa kanyang panaginip. Napapaginipan kaya natin ang Diyos? Baka marami tayong napapaginipan pero hindi ho natin napapaginipan ang Diyos. Huwag ho natin kalimutan na kasama nawa sa ating panaginip ay ang Diyos. Sabi nga po, kalimitan ng ating pinapanaginip ay also an inner expression noong ating ninanais sa daigdig na ito. Kumisan sapagkat yun ang
preoccupation natin ng kuminsan sa daigdig nito, kaya kahit na kuminsan, kahit na sa panaginip, dinadala natin. So, ganun din ako, ano? Si San Jose, hindi lamang sapat sa panaginip niya lang nakakatagpo ang Diyos. Siya ay palaging nangipag-usap sa Diyos. Kaya kahit na sa panaginip niya, ay nakakausap niya ang Diyos. Bahagi na ng kanyang sistema. Pero ito yung bagay na kung saan huwag natin kalimutan. Yung tahimik na pananalangin. Hindi naman ang inaalis sa atin na yung ating mga panalangin na ating sinasampit at common prayers. Pero huwag natin kalimutan din yung panahon ng pananahimik. Kaya kung inyong maalala, noong January din o, no? Ito yung isang bahagi rin o para po sa akin. Ano? Ito yung pagkakataon na nagsimula din o ako na every time magdiriwang ng isa, after the homily, ay tumitigil po ako ng ilang minuto o ilang segundo, no? Na manahimik pagkatapos yung magsalita, no? Si Father Jesse sa inyong harapan, no? Ay nilalagay po tayo ng panahon, kahit na kumisan matagal na yung aking sermon, pero nagbibigay tayo ng panahon para ano, na baka may gusto rin sabihin sa inyo yung Diyos, and we have to listen, kasi baka mamaya may mga bagay na direktang ipinapahayag na dapat natin gawin sa daigdig na ito. At yun ay matutunguyan lamang natin sa panahon ng ating katahimikan. Kaya yun din po yung dahilan kung bakit ay ginagawa natin. Kasi hindi nung nakita natin, no? Sa ilang pagkakataon, dalawang beses na naman nagmisa ang Santo Papa. Pero he makes sure that he posts, hindi lang basta he posts, he let the commentator announce it to post after the homily. Bahagi yun na kung saan na nakita po natin sa kanyang pagtalaw. Why? Kasi yun yung isa sa mga mahalagang binibigyang pansin ni Saint Joseph. Kaya huwag mo nating hayaan, sayang naman yung panahon ng katahimikan. Why? Sabi nga natin, God speaks in great silence. Yung according to the books of Jeremiah. Pangalawang puntos na kung saan ay isang bibigyang pansin ay yung pagiging isang mabuting asawa. A faithful husband. Bagamat ninanais natin kumisa na ang mga wives kumisa ay maging faithful asawa babae, pero bahagi rin o na kung saan ay hinihingi din, no, na yung mga asawang lalaki ay maging tapat din sa kanilang asawa. So kaya napakahalaga yung pagkilos na ginagampanan ni San Jose. Bagamat may mga santo tayo na may mga asawa, pero sometimes yung mga santo may asawa ay may mga ilang mga pagkilos na binibigyan ng pansin kaysa doon sa elemento ng kanilang pagiging isang mabuting asawa. So, sa pagkataon na ito, no, ay bahagi ho na kung saan ay pinahalagahan din po natin, no, yung mabuting asawa lalaki. Good and faithful husband. Kaya nga po, sa pagkataon na ito, no, sabi nga natin ay spouse of Mary. Ito po isa sa mga bagay na pinagtitibay din po ni Pope Francis. Alam po natin,
na sa ating Eucharistic prayer, kung napapansin po ninyo, sa Eucharistic prayer natin, sinasama na natin yung pagkatapos na sa pamagitan ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, isinisingit natin ngayon na si San Jose na kanyang esposo. Eh, Father, kung pa, wala yan. Eh, meron din. Ano? We have 4 Eucharistic prayer. 4 po yung ating panalangin Eucharistico. At 4 po yung Eucharistic prayer for children. Kaya lamang, for, sa 8 Eucharistic prayer na ito, ay isa lamang yung isinasama si San Jose. Yung isa yung pinakamahaba, yung first Eucharistic prayer. Eh, minsan lang natin naririnig yun. Kasi yung kalimitang ginagamit nating Eucharistic prayer ay yung ipangalawa. Kasi yun ang pinakamaiksi. So, yung pong mahaba ay marinigin yung maraming mga santo na binabanggit yun. First Eucharistic prayer yun. Kalimitang ginagamit natin yung kapag panahon ng Pasko at ng, yung panahon ng mahal na araw. Pero ang ginawa po ni Pope Francis ay kanyang in order na sa lahat ng Eucharistic prayer ay isisingit ay si San Jose na kanyang esposo. Maging yan man ay first Eucharistic prayer, second Eucharistic prayer, third Eucharistic prayer, o fourth Eucharistic prayer. Bagamat po, ngayon pa kuminsan, sabi nila kasi, itong mga Eucharistic prayer na ito ay very historical. Yung mga ginagamit to ng mga unang mga Katoliko na naging bahagi ng pagkilos, na nakuntusin po ay sabi nga ay, pero sabi, siguro hindi naman siguro magagalit. Ano? Kung ang pagbabasihan ng historical, well, pwede namang isulat sa historyon na noong taong 2014 ay ninais ni Santo Papa na ito ay ilagay, na isingit yung spouse of Mary, Saint Joseph. Bakit? Kasi nga, binibigyan ng malaking hamon na makita natin yung mga kalalakihan. Kaya mo ngayon, kapistahan ni San Jose, puro babae. Wala yung mga lalaki. Epiesta ng mga lalaki. Siguro namimiesta na sila. So, pero yun hindi po yung patuloy na hamon. Nabuti pa yung Mother Butler, may grupo. Walang Father Butler. So, kaya po, makita po natin, ay isang malaking hamon. Yung ating pong mga organisyong pangsimbahan ay so far, dadalawa yung ating panlalaki. Lay ministers of Holy Communion at saka yung Knights of Columbus sa mga matatanda. Of course, yung sakristan sa mga bata. Yung apostoles, sabi nga ay ginagawa lang natin ito pag panahon ng mga naaraw, ay kanina, narinig niyo, nagmamakaawa si Brother Jimmy. Kulang. Sa 10 pa lamang. Lalabing dalawa lang yun. So kaya there is really a need. Na kung saan ay nawa ay matugunan para po doon sa mga kapatid natin na may pahayag, yung mga lalaki bilang asawa. Matapat na asawa. At ang makita ko natin, ay sabi nga ako, kung mas maganda ko talaga sana kung yung mga ama ng tahanan ay patuloy na ma-involve para po sa simbahan. Ay isang napakalaking hamon na nawa ay mabigyan natin ng pansin kasi ito yung puntos na kung saan ay inahanap po ang modelo. Modelo ng isang mabuting asawa na kinakailangan na kung tawagin na natin ay mabuting halimbawa. At kumisan mo siguro, ikaw siguro ng mga naiiya, pero sabi nga natin, ay isang pakilos na nawa ay matugunan
ng kasalukuyang panahon. Pangatlo ay si San Jose bilang modelo ng isang mabuting ama. Bagamat si San Jose ay tinatawag pong foster father, hindi siya talaga yung tunay na ama ni Jesus. Pero ginampanan niya yung pagiging ama ni Jesus. Kasi kung wala si San Jose, ay lalong-lalong subultura na ginalawag ni Jesus 2,000 years ago, ay hindi yung pwede na ito ay makasusurvive. So kaya kinakailangan ako na may mga alaga. At ito yung ibinigay niya kahit hindi siya yung tunay na ama ni Jesus, ay ipinakita niya yung pangangalaga sa kanyang anak. Alam niyo, ito yung patuloy na hamon na binibigyan natin ng pansin. Sabi nga natin sa mga balita ngayon, sa mga balita ngayon, kaya po hanggang ngayon na hindi mamatay-matay yung nangyari doon sa Paulin 44, ay para kasi kabaligtaran ng image ng ama na parang pinabayaan. Parang pinabayaan. Sabi nga ay betrayal. The highest betrayal of love of Christ. Sabagat, ano ba yung ama? Yung ama ay isinusulong niya yung kanyang buhay para sa ikabubuti ng kanyang anak. Isusubo niya dapat. Isusubo pa niya. Dahil hinihingi ng kanyang anak, kailangan po ang pangpwisyon. Kinakailangan po ang project. Kahit na walang project, gumagawa ng project. Kakainin na lamang ng ama ang ibibigay pa doon sa kanyang anak. So bakit? Kasi yun ang ama. Yun ang idea natin ng pagiging isang ama. Hindi yung, sige, magtrabaho ka dyan at ako'y magpapasarap. Asabi namin, asamang ama yan. Ngayon pinagkatrabaho niya yung kanyang anak para sa iyo magpasarap. So maliwanag ko sa atin yung pagiging isang ama. Yung patuloy na pangalaga sa kanyang anak. At lalong-lalo na po, yung isang bahagi mo na kung saan ay pinagtibay po natin, lalong-lalo nakalipas na buwan ng pagpapahalaga sa buhay. Yung pro-life pa, yung lakbay buhay, ay yung pangalaga po sa at pagdidepensa sa buhay ng tao. At of course, kasama doon yung sisimula doon mismo sa kanyang sariling pamilya at sa kanyang sariling anak. Kaya ito kung tatlong ito, yung patuloy na hamon ay binibigay mo sa atin ngayon sa pagkataon na ito. May ipanalangin na natin ang nanawa ay tunay tayong magabayan. Katulad po na ipinakita sa atin kung paano tayo tunay na makasunod sa panawagan ng buong may kapal. Isang panahon na tayo ay manahimik sa ating panalangin, hayaan natin, baka may sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi natin narinig sapagkat kumisan ay tayo ay maingay with quotation marks. Hindi lamang po sapagkat tayo ay salita ng sekta, ngunit dahil sa baka tayo ay hindi man lamang tumigil. Tayo ay kilos ng kilos. Sabi nga ay noisy. Yung kung tawagin nga po natin ay yung kahalagaan sapagkat ng pagkakataon na tinutukoy sa atin ang buong may kapal, ay baka kinakailangan natin manahimik para makita talaga natin yung kagustuhan na ipinagagawa sa atin ng ating amang nasa langit. Baka kasi mamaya, marami tayong ginagawa. Hindi naman pala yun ang pinagagawa. Makita ko natin katulad ni San Jose na tumutugon sa kalooban ng ating amang nasa langit. Well, of course, yung patuloy na hamon, kayo lalong-lalo na po bilang isang mabuting ama at mabuting asawa.
na ipinamahi ko sa ating katulad po ng pagpapahalaga ni San Jose. Itadangin nyo natin, no? Sa pinansan na po sa mga organisyong pangsimbaha, mas marami na po lalaki. Kaya nga po, sabi ko nga, yung ating apostoles, no? Ay ito yung patuloy nating problema. Hindi po ito nung panahon ko lang, no? Kahit naman po nung pang ibang panahon, no? Ay palagi yung pinoproblema yung apostoles, no? Ay sana po ay may mga kalalakihan, no? Kalalakihan na may pakita natin na, no? Na bahagi ng pagtugon. Ito po ay isang, utusin nga po ay isang linggo lang, no? Na gagawin ninyo every year. Ay sana po ay maging bahagi na rin po ng ating sabi nga natin ay bahagi na rin ng ating panata, no? Na masanay tayo na kahit papano ay sa pamamaraan na ito ay makita yung elemento ng pagiging isang mabuting magulang at magiging isang mabuting asawa. Ipakita po natin, no? Na kung saan ay maging bahagi nito sa pagdating. Dito rin ang nakalagay yung susi, no? Kung paano natin magagampanan yung ating mga tungkulin. Kaya idulog natin lahat ito sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa po ay maging modelo ng isang mabuting Ama natin at maging tapat bilang mabuting asawa. Today is Thursday, in honor of St. Martin de Porres. Let us ask the Lord that He may continuously heal us from our illness as we sing the litany in honor of St. Martin de Porres.